Magandang araw mga kaSAOlo! Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Ngayong araw po ay magmumukbang tayo ng lamandagat. Lamandagat. At isda. At manok. Ay manok, manok. Manok. Kasi meron tayo dito, bitukang manok. Dahil sa mahal po na bilihin, magmamanok po muna tayo at mga lamandagat. Meron tayong latunay na croquette dito, yung shrimp flavor. Flavor, tapos meron tayong bangus, huwag mo sabihin hindi naman dagat yan. Bangus, boneless, tapos meron tayong tempura. Hipon, hipon. Hipon, na yung, eto po, manghanga tsaka yung regular na oishi. Tapos yung sausawan natin, meron tayong kamatis. Kamatis at tsaka bagoong. Tapos meron tayong isang kalderong kanin dito. Nice lang po natin. Yun ang thumbnail lang. Ayan, yung kanin po natin. Mainit pa yan. Mainit sa mainit. Solid. Nagbawala, nagbawala. Mainit, sabi lang mainit. Tunay natin. Salbag natin yung kanin. Yung bagok. Yung bagok. Or bagoong. Shrimp paste. Sa English. Wow. Tapos si Boss, kayo po, relate po kayo, na nag-unang po kayo nito, mga lalo na po yung mga kabatang 90s po natin dyan. Yung pinakaunang inulam ko ng ganito is yung chosen. Kaso walang chosen. 90s pa yon nung inulam ko yun. Mm-hmm. Sino po sa inyo ang hindi nag-unang ng ito, ganito, bukod sa mga rich kid? Sabi nga sa Facebook, hindi ka makarelate, no? Mayaman ka kasi, sabi rich nga. Rich kid ka kasi. Saulo-saulo po tayo! Tara po, sabi-sabi na po tayo. Tayo po ng mga batang 90s, tapos mga lagi sa hirap, sigurado po nakapag-ulam na ganito. Sobrang mahal ng baboy! Sobrang mahal ng baboy, grabe mas mahal pa sa baka, mga kaSAOlo. Mm-hmm. Bukos natin lahat yan. Yan. Bangos. Tsaka isa din po sa mga ano, siyempre lang na sa mga kababayan natin, yung mga anak po nila, yung mga bata, mga iho, mga iya. Ito po, lalo ngayon sa mahal ng bilihin, kung ang mga magulang natin ay ito lang yung kaya. Appreciate natin kasi at least kahit pa paano, may nakakain tayo. Tsaka di naman madalas na kinakain. Dahil lang ngayon. Kasi kung alam nyo lang mga bata, hindi nyo lang alam na nasasaktan yung magulang, no, ganito lang yung ipinapaulang sa inyo kasi hindi talaga nila kaya. Pero mga batang 90s sigurado, relate. Kasi kasi po, ganito dun nung bata kami. Nasasaktan ako, ba't ganito yung ulam namin? Chichirya, isang pirasong chichirya lang, tapos bagoong. Siyempre wala pong pera yung magulang ko, namamasada po ng tricycle yung tatay ko. Yung mga sanay sa hirap na batang 90s, sigurado makaka-relate dito sa ulam natin. Lalo na ngayon na sobrang mahal na bilis. Isipin mo po yung repolyo mga kaSAOlo, yung binibili kong 5 piso na ganito. 75 po ata, kalahat ng hilo ng manok nun. Dati 5 pesos. Ganito yun, isang repolyo. Grabe, kaya ngayon po, sabi nga, kapag maiksi ang kumot, Matutong mga maluktot. Or, higpitan ng sinturon. Gaya po nito ngayon nangyari ngayon. Para yung mga ibang manonood natin, lalo yung mga bata, na akala sila lang yung nang-uulam ng ganito. Hindi lang po kayo nang-uulam ng ganito. Marami po na hindi nyo lang alam. Gaya po namin, nang-uulam po ng ganito. Kahit normal days po, nag-uulam kami ng ganito. Sarap ng kamatis with bagoong. Alam mo yung unang gustong subo nyo? Yung, ito, yung croquette na may kanin. Sausaw natin dito. Para po sa inyo! Tapos huwag nyo po siyang ikahiya. Ako na, masarap na. Isa din ako sa mga naihiya dati. Understandable yun kasi akala mo kayo lang yun ang uulam ng ganito. Pero hindi po, marami. Alam nyo po, yung tatay ko, si Tatang Eddie, ganon, bili kami dalawang kisong ano, ganito, bangus, tapos sinusubuan ko siya noon. Pagkakain ako. Kitang bangus pa yung ulam natin. May po kahit normal days. Nakain namin yan.
yung mga nakaka-LL po dyan, masarap, bagoong, tapos gamatis, tinapa at saka ganito, yung orange na ano, mangha. Ba, di na alam yung LL? Excuse me po. Nakakaluwag-luwag. Medyo ginagy po tayo. Ano lang? Dagdagan mo ito sa akin. Bangos. Bangos. Bago pa man din. Malutong. Bangos. Masarap pa ito sa baboy eh. Kaso di po pwede madalas dolan sa mga bata. Nandun na po tayo na hindi po siya healthy. Kaso sa ngayon po, kailangan po talaga siyang ulamin. Aso, no, kasi lang na... Hindi naman siya madalas. Hindi naman nga madalas. Ngayon lang na G na G tayo. Hindi pa ito sa mga kababayan natin. Sigurado daming makaka-relate sa mukbang natin na to. May mangga kayo dyan sa likuran ng bahay nyo. May mangga. Bagoong kasi. Bagoong. Lagyan nyo po ng tawag dito. Mangga yung sausawan. Ay, napakasarap. Nagulam din po ako ng toyo tsaka matiga. Shoutout po pala kay ma'am. Ayan. Makalimutan ko yung pangalan yan. Sorry po. Naalala ko lang. Siya pala yung may reason kung bakit naisipan po itong mukbang na to. Natanong po niya. Kumain din po ba kayo ng gano'n, sabi niya. Tapos, oo nga, no, sabi yung gano'n. Kaya ito po siya ngayon. Kasi tagal na po na lagi na lang masarap yung, kala mo lagi masarap yung ulam. Paano naman yung off-cam? Ito po, minsan off-cam, ganito po yung ulam. Hindi lang po dahil masarap dahil nasa camera, gano'n. Minsan po yung mantiga, gano'n. Yung bago kami, gakamin sa ho. Sinangag lang eh. Saka ketchup. Nung na-dengue ka nun? Ito yung mantika. Ay, pasarap. Mukhang mabibitin pa ako sa kanin. Kasama niya ako sa isang kaldero. Bitin daw siya. Ito, uwis yung palipit. Masarap. Tsaka itong original. Hindi ko makita. Kahit yung ano nga lang, pwede na yun. Nabanggit mo ba na mas mahal pa yung sausawan natin? Sa ulam natin? Mas mahal pa po yung sausawan niya sa ulam natin. Gulay kasi yung kamatis. Pero mura yung nabili yung kamatis. 70 lang yung kilo niya. Sa iba, 100. Para sa mga na-appreciate yung mga ganitong klase ng ulam. Salut! Hindi naman talang bito ka muna.
thank you, Lord. Malala ko pala. Nung bata pa ako noon, 10 piso nga yung pera ko. Bibili akong 3 pisong kamatis. Tapos 2 pisong bagoong. Tapos 2 pisong chicherya, ganun. Yung mga nagtatao, ba't ganun yung nasa nung bagoong? Yung tig 2 piso. Hindi ko po, niluluto po pala yun. Nilalagay ko, ba't ganito yung nasa nito? Ba't pag nagigayin ako, sarap sabi ko. Dati yung... Ginigisa pa pala yung bagoong. Pag nagigigayin ka, masarap. Pag, pero yun, hindi. Mm. Oo, dati, no, yung bagoong may tagpapiso. Dalo piso-piso, yun nga. Ginigisa pa pala yung ala ko, okay yung ganun. Ay, thank you, Lord. Yung tinanungan kung, ano, nag-ibenta ng mga ganyan. Sabi ko, meron po kayong fish cracker, tapos meron po kayong croquette, meron po kayong bangus, meron po kayong ganyan. Sabi siguro niya, naglilihi ata to. Ano na? Ito? Hindi? Ito. Nabilis sila naman, but nahanginan eh. Kumunat, hindi naman ba? Ay, Naharap na. Ito yung tanda mo ng oran. Bito ang manok. Napakasarap na. Pinapapa ko yun, nakaalok. Nakakapito ata akong plastic. Pag nagtitinda ako. Kaya wala siyang tubo eh. Masarap naman yun. Saw-saw mo sa suka. Hindi ako nagpagula ng suka, kaya wala tayong suka. Nag-acid po ako. Nakatake ko ng acid. Tsaka manghang. Sakto lang yung hanghang ng bagoong. Hindi man siya manghang. Kaya... Ay, yung ito siguro yung manghang. Mm. Ngayon matabakos. Bigat nito ah. Oh! Muti ka mabasog yung ngipin ko. Bigas niya. Ito yung mga sigurong niluluto pa lang. Pinapakulo pa lang kasi hindi siya napakulo ng bakos. Ganon. Luwa mo na? Parang bato ganon. Parang siyang bato. ASMR. Parang pa. Sarap pa ba tingnan nyo? Parang masarap talaga yung bangus. Mm. Kaya hinuhuli ko siya eh. Meron pa akong kamatis dito, ni Sao? Wala nang murang bilihin ngayon. Masarap din chosen. Hindi masarap. Wala na ata ang ganun ngayon.
dahil nga po sa mahal ng bilihin ngayon, doon po tayo nagsimula dun sa sardines. Imagine, para po makarelate po yung iba na, yun nga, may mga nagko-comment po dati daw po sila, sardinas lang yung ulam, tapos ang dami po nila. Parang dati din po kami ganun. Kaya po tayo nakapag-video ng ganun, nagsimula po talaga yung sa sardinas. Tapos ito, meron po talagang iba dito, kaso nakomment nga po ni Madam yun. Kaya inala natin siya. Mm-hmm. Kasi mas masarap to. Na oo nga, no, ba't di natin gawin yun, sabi yun nga. Ito nga po, kaya thank you po, ma'am. Lalo na ngayong panahon na yun. Mm-hmm. Ngayon, sobra talagang Madam bilihin. Bilihin. Nakasya sa cellphone ko, kaya hindi ko naalaan pangalan ni Madam. Doon po nagsimula yung sardines. Tapos mahal po ng bilihin ngayon na bagong taon. Actually ngayon, bago pa magbagong taon eh, Pasko pa lang mahal na yung bilihin. Yun nga. Nag-i-expect ako na siguro pagkatapos ng okasyon, yung Pasko at saka New Year, siguro ibabalik nila dun sa dating presyo. Pero hindi, lalo siyang nagmahal. Alam mo yon? Mahal pa sa bakay bago. Mm. Sipin niyo po, umabot na sa 480 ata yung baboy, 420 to 480. Depende po baka sa part. 300 lang ba? Depende po sa part ng baboy yon. Tapos yung baka ngayon, yung pinakamura ng baka, nasa 350. Depende din po sa part ng baka. Diba? Mas mura pa siya. Ito, hipon na. Mura lang. Hipon sa bilhin hipon yan. May peso, sama-sama. Pisa, 5 pesos. May time bangos. Piso, bangos. Boneless. Meron pa nga tilapia. Hindi, may flavor pa to. Onion and garlic. Mm. Yung mga kiss yung tatak, mga ganun. Meron pa, yung tagpipiso, yung inasal. Yun, chicken yung inasal din, fish din, parang ganito. Good dito, good diba? Dito. Yung makin, kakatis. Iyan po natin sa sauce. Para di masaya. Masarap. At least dito, natawid mo yung gutom mo, ganon. Kaya kayo mga bata, yan, huwag niyong ikahiyan na ito lang yung kaya ng mga magulang natin sana. Mm. Gawin niyo siyang lesson at inspirasyon sa buhay na. Sana dumating yung araw na papakainin ko yung mga magulang ko na mas masasarap. Ganun po yung gawin niyo. Ganito. Kaya sabihin niyo po, si Kuya Ryan, nag-uulam ng ganito. Sabihin niyo ito. Parang sample po siya kasi dati ko pong naranasan yung ganitong bagay. Naintindihan ko po kayo kasi kung nahihiya kayo kasi ganun din ako dati. Kaso akala ko po, kami lang po yung nang-uulam ng ganun. Meron din po palang iba. Gawin nyo siyang inspirasyon. Kaya isa po yung sa mga dahilan kung bakit po ako makasumain ng ulat. Sabi ko sa sarili ko, mas na nagtrabaho na ako, ako nang gumagaso sa kinakain ko. Kakain ko lang ng gusto ko. Yun nga po, nung natrabaho na ako. Kakain po ako kalahating rice. Tapos, nung una talaga, pang butigero, pang kargador talaga yung ginahit. Kaya nung trabaho na, bibili ako kalahating kanin. Tapos tatlo, agang apat na order na ulam. Bumawi po ako. Mm. Masarap to, kaso parang matigas na. Kunti. Luto ka manok. Baka nahihiya po si Sao.
Anong gusto mo? Pabukas ka ba ko? Busin muna natin ba? Naging makulat na yung bangus. Abisa ka. Manyaman niya. Manyaman niya ang Kapampangan. Mukhang tama po. Kung dati, madali akong mabusog. Ngayong mahal ang bilihan, mas madali akong mabusog. Mas madali akong mabusog ngayon. Tsaka maalala ko lang, sabi ng nanay ko, ha, siguro ganito ako lang sumayang ganun bata kasi ako sabi niya, sabi nga ganito yung ulam namin, sabi niya, pakakain mo na marami, sabi niya, kumain ka na maraming kanin para mamaya. Kasi wala na akong ibibigay na pamirende sa inyo, parang ganun yung wala na daw ibibigay na pamirende yung nanay ko, kaya kailangan namin kumain na marami. Parang naging ganun po yung reason, bakit ganito ako lang sumayang ganun. Isa ang kain niya si Sao. Pero kaya pa niyang kumain mayat na yan, so. Hindi, ganito, nakaplano na yung kakain namin mamaya. Kasi yung langka. Langka, papalaman mo sa ano. Kasi pwede mo yung langka natin, hinug na. Meron po kaming ano, langka din sa likod. Tapos, sabi ko kay tatay, himayin mo tayo, tapos, gagawin ko siyang minatamis na langka. Tapos, gawa din akong Nutella ang sauan. Sabi ni Sao, Nutella daw. Lasang Nutella daw yung chocolate spread ko. Yung ginahit mo niya sa cake. Ang sarap pa malaman. Sobra-sobra po kasi. Ano chocolate ganache po? Ganache ba yun? Yeah. Sa mga nagbe-bake po dyan. Chocolate ganache or chocolate ganache? Parang chocolate ganache. For you, sir. Alam, kalahating kilo yung kamatis na yan, naubos mo. Pagkasarap-sarap. Lapit na rin dito. Ay, oo nga. Uy, thank you po, Lord. So, bar shop. Sabi ko uminom ako. Ewan ko ba din? Galing mo naman ah. Hindi, inom sana ako. Tapos sinabot ko lang sa'yo. Baka gusto mo uminom. Boy, inom. Mabot din tayo 27 minutes, ha? Daming bangus, ang daming hipin na kinain natin, tsaka manok. Yun yung masarap. Excuse me po. Trim down po natin itong video na ito. Kasi mabot po tayong 30 minutes. Excuse me po. Mabot po tayong 30 minutes. Magka-cut po tayo. Thank you, Lord.
Sa mga nakarelate dyan, comment down below naman. Kung ng ulam po ay na ganito. Yung kwentong ulam niyo po na ganito. Kung bakit kayo nag-uulam ng ganito noon, bone sa trip, or kailangan ulamin, ganun. Kami kailangan talaga kasi tatabaho pa si Ma Mercy. Dating niya, 1 o'clock. Siyempre, gutom na si Datang Abby. Gutom na kami pareho. Tapos ito, yung mantika, tsaka ito nga ang bangus. O kaya yung kiss. Yung kiss pa dati yung ano eh. Tsaka yung ano siya sinasabi sa'yo, yung itdog, isang itdog, tapos mainit na kanin, tapos may asin. Hindi daw ginagawa na sa'yo, yung ginagawa kayo ng bata ako, almusal. Ay, ang halian pala. Hindi kami nag-almusal eh, sanay. Sa halian nyo, 9 o'clock ako na. Alas, jeez. Umabot ka? Umabot tayong 30 minutes, kaya namatayan na tayo. Patapos na lang tayo. Mag-outro na lang ako eh. Happy Tami. Happy Tami. Happy, happy Tami. So, ayan na nga po mga kaSAOlo. Dito na po, nagtatapos ang ating sanay, mayaman ulam. Ang mayaman ulam. Sanay sa hirap. Sanay kami sa hirap mukbang. Hanggang sa susunod. Paalam. Maraming salamat po. Ingat ang lahat. God bless us all. God bless us all po. Keep on.